May go signal na ng National Task Force COVID-19 ang mga prototype na plastic barriers para sa backriding ng motorsiklo. Pero ang ilang grupo at opisyal tutol sa pagpapatupad nito. Nagbabalita si Patricia Mangune. Aprobado na ng National Task Force COVID-19 ang mga prototype na ito ng plastic barriers sa motorsiklo. Kabilang dito ang disenyo mula sa provincial government ng Bohol kung saan kakabitan ang motor ng steel frame na may plastic o plexiglass. Gayun din ang disenyo ng motorcycle taxi company na angkas kung saan nakasuot sa likod ng driver ang plastic barrier. Muli namang iginiit ng Malacanang na para lang ito sa mga mag-asawa at common law partners. Magbibigay naman daw ng grace period ang NTF COVID-19 para makasunod ang mga rider. Si Ferdinand, ibabase na lang sa mga disenyo ang gagamiting plastic barrier. Malaking tulong daw ito sa kanyang misis tuwing mamamalengke. Maliit na bagay lang po yung gagawin na ano. Mas malaki gastos pag nahuli ka pa. Ang ibang rider naman dumayo sa mga tindahan ng motorcycle parts para makahanap ng maikakabit na barrier. Nag-aalala naman ang Rider Safety Association of the Philippines dahil takaw-aksidente raw ang mga barrier. Hindi natin maiwasan na pwede tayong mahampas o banggain ng malakas na hangin. At pag nangyari po yan, mahirap makontrol ang motorsiklo. Tutol din si Cavite Governor John Vicremulla. Sana raw ay sapat na ang jacket, face mask, helmet at barangay clearance para payagan ang mga mag-asawa sa motor. Patuloy naman ang pag-iinspeksyon ng Highway Patrol Group sa mga motor na may backrider. Pinagsasabihan na lamang muna ang wala pang plastic barriers. Ang mga nakikita namin ay yun talagang hindi mag-asawa at hindi mag-live-in partners na magkaangkas doon sa isang motorsiklo. Yun ang mga nahuli natin. Para sa 1PH, Patricia Mangune, News 5.